Paano ba ma-approve ang monetization sa YouTube? Alam ko na gusto nyo rin ma-approve ang inyong YouTube channel. Kaya kayo nandito sa akin channel dahil gusto mo rin na ma-monetize ang YouTube channel. Dahil doon, ang video na to ay para sa inyo. So, keep on watching! So hello mga Judings, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe at i-click ang bell notification para updated ka sa aking mga bagong videos. So bago tayo mag-start, ituturo ko na sa inyo kung paano ba ma-approve ang unang-una, dapat mayroon kang sariling content at titled and taggings at love your work at positive minds. Sa limang yan, yan po ang pinaka-importante sa lahat. So, tandaan nyo po, mga kayudin. Unang-una sa content. Kung ano yung hilig mo or kung saan ka mas magaling, yun yung ilagay mo sa content mo. At mag-focus ka kung saan mo mas minamahal ang pagiging vlogger mo or pagiging YouTuber mo. Kasi ako na yung nagsasabi sa'yo. As long as minamahal mo ang ginagawa mo, mas maraming viewers ang manonood sa'yo. Yun lang. Pangalawa at pangatlo, titled and taggings. So, dapat lagi mong tatandaan or lagi mong iisipin na bago or kakaiba, searchable, para mas madaling hanapin ng mga tao. At syempre, ang inyong itinatag ay dapat nakadepende sa inyong content at title para mas mahanap ng mga tao or mga viewers ang videos mo. So, ayun mga kajudings. Kung meron kang content, meron kang title and taggings, ang pinakamas importante sa lahat, ay mayroon kang love. Yes, oo. Love your works. Kasi dapat, hindi ka tatamad din. At dapat, isa puso mo kung ano yung ginagawa mo kasi gusto mo yan eh, gusto mong mag-vlog. Huwag na huwag mong iisipin na gusto mong sumikat agad or dumami ang viewers mo or dumami ang mga subscribers mo. Kasi guys, kung mahal mo ang pagiging vlogger or YouTuber mo, dapat, ipakita mo sa maraming tao na gusto mo to dahil ginagawa mo. Di ba? Kapag nakita yun ng maraming tao, hindi sila magdadalawang isip at hindi sila magdadalawang isip na isubscribe ka or panoorin nila ang mga vlogs mo. So, dapat ikaw ay magiging hardworking at mas lalo mong mamahalin ang sarili mo para maganda ang feedback niyan sa mga manonood mo, sa mga viewers mo at maganda rin ang feedback na darating sa'yo. Yun. At syempre, wag na wag mo din kakalimutan sa sarili mo na ang magkaroon ng positive minds. Yes. Yan yung pinaka mas importante sa lahat, positive mind. Yun kasi kapag nag-set ka, tapos malungkot ka sa ginagawa mo, bababa ang subscribers mo or bababa ang viewers mo. Kasi yung mga audience din lang naman ang manonood sa'yo. Sila yung manonood sa ginagawa mong content. At sila din ang huhusga sa ginawa mong video. Kaya, kung dapat, positive ka. Umalis ka sa mga taong negative mag-isip. Mag-move on ka sa positive things mind. Ganon. Para ma-send sa universe ang pagiging positive mo. Tapos, ang universe na din mismo ang magbabalik ng positive sa'yo. At yun yung pinakahihintay ng channel mo. Diba? So, bibigyan na kita ng tips para ma-monetize ka na sa YouTube channel mo. Una, dapat ma-reach mo ang requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Pangalawa, dapat isipin mo dito na desperado ka at desperada, ganun. Para matapos mo ang requirements ni YouTube na hinahanap niya sa'yo. At saka, alam naman natin sa lahat na bawal ang makikipag-watch to watch ka sa YouTube. Oo, pwede. Pero pwede ka namang makipag-watch to watch sa YouTube. I know, sa Facebook. Kasi yan naman yung karamihan na ginagawa ng small YouTuber para ma-reach nila yung 1,000 subscribers. Tapos kapag na-reach na ang na-reach mo na ang 1,000 subscribers, pwede ka na ding kahit wag ka na makipag
watch to watch, ganun. Focus ka na lang sa YouTube mo. Upload ka ng upload ng mga videos mo, ganyan, ng mga contents mo, para ma-reach mo yung 4,000 watch hour na kulang na lang sa'yo. At higit sa lahat, sumabay ka sa mga trending na videos para malay mo, di ba? Malay mo ang videos na yon mag-trending, pumutok sa media, di ba? Di, nakuha mo na yung ano, nakuha mo na yung watch hours. Ganun. Pag nakuha mo na yon, pag na-process mo na lahat or natapos mo na lahat ang requirements ni YouTube, doon na ipaprocess ni YouTube yung ano mo, yung account mo para ma-monetize na yon. Doon na ma-monetize. Pagkatapos nang ma-monetize ni YouTube, mag-i-email siya sa'yo na congratulations, ganyan-ganyan, na-reach mo yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, ganyan. So, mag-apply ka na ng monetization. So, ayun mga kajudings, dito na nagtatapos ang aking video. Sana nagustuhan nyo itong bago kong video na to. At wag mo na din, kung nagustuhan mo, wag mo na din kalimutang i-click ang like at mag-comments ka na din kung ano pa yung gusto mong ipagawa or gusto nyong ipa-ano. Basta, kung ano yung gusto nyo. At huwag mo na din kalimutang i-share ang aking video. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo na kalimutang i-click ang subscribe at i-click ang bell notification para updated ka sa aking mga bagong videos. Bye-bye!